Osang's POV. May kung ilang araw din ako hindi makapagkatulog dahil sa halik na iyon ni Lance. At sa tuwing may isip ko yun, halos magwala ng husto ang puso ko. Gusto ko na nga rin yata siya, pero mali. Hindi dapat ito. Hoy, Osang, anong plano mo? Nakakulot na upang tanong ni Jared. Pangalawang araw na hindi ako nagtitinda dahil pakiramdam ko wala akong mukhang maiharap kay Lance. At kahit pagawago ako naman lahat ng pagpapasweet ko sa kanya, hindi ko maintindihan kung bakit ngayon nahihirapan ako. Anong plano? Nagkunwari akong walang iniisip at tinuon na tensyon sa panonood. Hindi ka naman ba magtitinda? Nalatiling na hakunot ang kanya noo, bahagya nakapamewang paharap sa akin. Kinilala niya talaga ako, sa mood ng katawan ko, Madesa. Saglit akong sumalap sa kanya at umirap. Don't tell me, in love ka na talaga kay Pogi. Mataman pa siyang tumitig sa akin na parabang hinahanap ang sagot sa aking mga mata. Of course not. Mabilis ko pang tangge sabay si Mangot. Kinagat ko ang aking ibabang labi nang mariin at di ko alam kung bakit ang bigat sa dibdib ng sagot kong iyon. Na Osang, no, hindi ka in love kay Lance. E ano pang ginagawa mo rito? Dati-dati naman nagtatrabaho ka kahit pa yata naghihingalo ka na sa sakit. Nakita siya ng kilay at tila ba sinusuri ako ng husto. Fine, magtitinda na nga oh. Padabog pa akong tumayo at inayos ang aking sarili sa harap ng salamin. In love ka, Osang, hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Matigas pang deklara niya at refleksyon ko naman ang tinitigan niya sa salamin. Sabi ko na nga ba eh, may nakita akong kakaiba sa iyo nung hinuligan ka ni Lance sa birthday ni Roselle. May something. Humalakipip siya habang titig na titig pa rin sa akin at pinaglalaro ng daliri ang kanyang labi. Kung ano-ano yung iniisip mo, inis pang sabi ko at agad tumalikod. Lokohin mong lelang mo. Halos pabulong pang aniya. Pero nagkunwari akong hindi yun narinig. Kung may isang tamang higit na nakakakilala sa akin, si Jared iyon. Pero hindi ko magawang aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi pwedeng dito na lamang matapos ang lahat. Ay, Osang, ano ba talaga nangyayari? Na makatapak na ulit mga paa ko sa Monte Falcon Building, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko. Gusto kong pumasok dahil namimiss ko na mukha ni Lance. Pero nandun din ang kagustuhan kong makaalis na kagad sa sobrang kahihiyan. Pakiramdam ko'y naiwala ako makapal na mukhang Osang na palagi binabalandra ang matinding pagkagusto kay Lance. Osang, hinahanap ka na Sir Lance? Nakangiting sabi ba ni Pia matapos makapagbayad ng ulam niya? Ha? Eh kasi natatai ako Miss Pia eh. Kailangan ko nang umuwi. Next time na lang kamo. Promise. Hinawakan kong aking tiyan at nagkunwaring masakit na talaga. Ha? Eh maayos naman yung restroom dyan. Gumamit ka na. Natatawa ang suggestion pa niya. Sabay itinuro ang banyo. Nako, hindi na. Sa bahay na lang. Salamat. Nagmamadali pa akong tumalikod bitbit ang aking basket. Dalayo ko namang isipin niya nagpapalusot ako. Na makasakay ako sa elevator ay noon lang ako nakahinga ng maluwag. Ganito na lang ba ang gagawin ko palagi para makaiwas? Ano ba talaga, Osang? Nang tumunog ang elevator sa ground floor, halos tumunog ang puso ko na mabungaran ang gwapong mukha ng lalaking plano kong iwasan. I think I clearly told Pia to tell you that I am looking for you and I wanted to see you. Sabi pa niya gamit ang kanyang baritonong boses. Halos manindig ang mga balahibo ko nang titigan pa niya akong tila tumatagos sa kaluluwa ko. Kasi... Naparunok ako. Agad na hinawa ko nilit ang kanyang tiyan para umarating sumasakit iyon. Matatay na talaga ako, Sir Lance. Kailangan ko na pong umuwi. Nagmamadali pa ako lumabas ng elevator. Pero hinarang lang niya ako at hinila ulit pabalik sa loob. Sir, uuwi na ako. Lalabas na talaga. Kung todong iwi pa ako para lang mas maging kapanipaniwala. Monte Falcon Building has one of its finest comfort room. Pwede ka makigamit, Osang. Iiling-iling pang aniya sa may pindot ng button sa floor niya. Naku, hindi pwede. Mabilis ko pang tanggi at nagtas lang siya ng kilay. Namamahay din yung pet ko. Hindi ako pwede kung saan-saan. Dahilan ko pa at manipis naman siyang tumawa. Really, Osang? Social pa lang pet mo kung ganun. Nakangisip ang sabi niya at simpleng pagdating niyang iyon, nagwawala ng puso ko. Gosh, Osang, juicy din, no? Nag-iwas ako ng pakiramdam dahil tingin ko'y nagliliyab ang aking mga mata sa pisngi. Masakit ba talaga ang tiyan mo or are you just avoiding me? Mapaklapas siyang umiti at doon ko lang napansin na hawak pa rin niya ang braso ko. Hindi, no? Mabilis ko pang tanggit pa simpleng tinabig ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ko.
Baka mautot ako. Lumayo ka ng konti. Palusot ko pa. Pero ang totoo lang, masyado ako na-addict sa kanyang amoy. Manipis siyang tumawa sabay umiling. Was it about to kiss, Osang? Seryosong tanong pa niya na tila nagpahinto sa ikot ng mundo ko. Napalunok ako. Hindi ko malaman ang dapat na isasagot. Halinhinan siyang tumitig sa aking mga mata at labi. Muli na namang kumalabog ang puso ko na magbalik ang alaala ng kanyang halik. Hindi no? Muli ay mabilis kong tanggi. Masakit lang talaga ang tiyan ko. Yun lang yun. Kaya ba hindi ka nagtinda ng dalawang magkasunod na araw? Pumaling ako ng bahagya at sinulubong ang seryoso niyang paninitig. May sakit lang ako. Pagdadahilan ko pa. Pero parang hindi pa rin siya kumbinsido. Ganun ba? Mapakla siyang umiti at hindi na nagsalita. Nang tumunog ang elevator sa floor niya, hinila ulit niya ako sa braso papunta sa women's comfort room. Diyan ka na magmilagro, Osang. Hihintayin kita rito sa labas. Seryosong sabi pa niya. Nakamata sa almin ang mga ilang empleyado. Tsahe naman, magja-jerbox ako tapos nandyan ka? Jerwat? Malakas siyang tumawa sabay umiling-iling. Hindi ko marinig ang gagawin mo, Osang. Just go inside. Natatawa pa rin pagtataboy niya at banayad akong tinulak papasok. Kaya naman wala ako nagawa kundi pumasok sa loob. Ibig ko ngayon tugang ulo ko sa pader dahil hindi ako makapag-isip ng tama. Alam ko may espesyal ako nararamdaman kay Lance at hindi ito tama. Maling-mali ito. Matapos ang ilang minuto sa kawalit ako lumabas at naabutin ko pa rin si Lance sa naghihintay. Success? Nakangiting tanong pa niya at wala ako sa sariling tumango. Can we talk now, Osang? Napalitan agad ang ekspresyon niya at tila ba nagsusumamo ang kanyang itsura. Nahihiya ako, baka amoy germs ako. Pagdadahilan ko pa, pero mapakla lang siyang umiti at malalim bumuntong hininga. Let's go, Osang. Tinanguan niya ako na parang sinasabing wala na akong magagawa at agad akong hinapit sa bewang. Sumakay ulit kami sa elevator. Pinindot niya ang top floor. Tahimik ang parehas at ilat beses ko siyang narinig na tumikim. May namumuong tensyon sa pagitan namin na hindi ko kayang maiwasan at ipaliwanag. Nang magbukas ang elevator sa top floor, agad bumungad sa amin na expensive na pinto. Inilapat nila sa kanyang palad sa scanner at agad nagbukas iyon. Ano to? Hindi ko na rin mapigil magtanong lalo pangat buong akala ko, commercial building iyon. Hindi ako makapaniwalang tinitirhan pala niya ang tuktok na iyon. Come! Hinawakan niya ako sa kamay at di ko maiwasan ang panlamigan. Nagsasolo kami dito sa suite niya. Hinila niya ako palapit sa mahabang leather sofa at pinaupo paharap sa full glass window kung saan tanawang nagtatayog ang building sa paligid. Would you like anything to drink, Osang? Seryosong tanong pa niya at tanging iling lang ang naisagot ko. Nalunok ko yata ang dila ko nang wala sa oras. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at pinagdikit pa niya ang kanyang mga daliri sabay ibinukat sa rayon ng paulit-ulit. Hindi mo ba ako gusto, Osang? Pinilig niya ang kanyang ulo at mataman akong tinitigan. May problema ba? Hindi ko na rin napigil ang magtanong. You are obviously uncomfortable. Mapakla pa siyang umiti at bahagyang umiling. Sumandal siya ng kontodo sa backrest ng leather sofa na para bang hihigan at piniga ang pagitan ng kanyang kilay. It's my fault. I shouldn't have kissed you. Napatikim siya at kinagat ang kanyang ibabang labi. Nako, hindi! Agad ako nataranta dahil para bang wala na siyang balak halikan ako. Ang kiri mo rin, Osang. You are lying, Osang. Hindi ka ganyan. Naiiling pang aniya bago humugot ng isang malalim na buntong hininga. You're uncomfortable. I wouldn't kiss you anymore unless you ask me to. Mariin niya, pinikita ang kanyang mga mata. At noon ko na malayang pinagmastan ang kanyang mukha. Sobrang perpekto niya. Sa aminin ko man o hindi, hindi lang gwapo mukha ang meron siya. Ultimo ugali, gwapo. Gayun pa man, hindi mahirap kalimutan ang nangyari noon. At siguro nga hindi ko dapat kalimutan iyon. May kung anong kumurot sa puso ko nung maalala ko si tatay. Hindi pwedeng sayangin ko ang pagkakataong mapalapit sa kanya dahil lang sa nararamdaman ko. Sayang ang kiss, Lance. Lakas loob ko pang sabi at noon ko siya napadilat. What? Bahagya pa siyang kumunot at sinalubong ko ang kanyang tingin. Masarap yung kiss. Gusto ko yung kiss. Mariin kong kinagat ang aking labi at noon na lamang sinangiti. Really? Naguguluhan pa siyang dumiretsyong upo. At mataman akong tinitigan sa mukha. Kumalabog ang puso ko lalo pa nga at sobrang lapit ng kanyang mukha. Pero yung totoo,
Gusto mo na ba ako? Kinakabahan ko pang tanong. You are not wasting time, Osang. Natatawang sabi pa niya at tila musika sa pandinig ko ang pagtawag niyang iyon sa pangalan ko. Kung bakit kapag siya nagsabi ang sosyal ang dating? Eh kasi ang seryoso mo. Ngumuso ako at muli na naman siyang tumawa. It felt like you were avoiding me and I was not so happy about it. Literal na tumigil ang mundo ko sa pag-ikot at talaglag ang aking panga sa kanyang sinabi. Ramdam ko ang sinsalidad ng mga salita niya at tila hinaplos noon ang puso ko. You were like a friend that I am so comfortable with, Osang. Let us not waste it, okay? At para naman akong sinampal sa sinabi niyang iyon. Kala ko pa naman, mapakla akong umiti, pero ibig kong maiyak nang wala sa oras. Para akong kinukurot ng milyong beses sa puso. Ano, Osang? I'm sorry about what happened last time. Mabait pa siyang umiti at pakiramdam ko, hindi na nagpa-function ng maayos ang puso ko. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko lang. Bastard pala ako. Okay lang yun, nakalibreng chancing naman ako. Pinilit kong umiti pero hindi ako sigurado kung yun nga ba ang rumihistro sa aking mukha. Parang sumasakit na naman ang tiyan ko, Sir Lance. Uuwi na po talaga ako. Pasensya ka na talaga ha. Salamat. Dire-diretso akong sabi dahil parang napapaso ako na ewan. Osang, are you okay? Nag-aano lang tanong pa niya. Ibig ko sana siyang sampanin dahil sa paasang moves niya. Pwede bang makigamit ng comfort? Naku, hindi na. Nakakahiya na masyado at lahat na lang ng pinagdepositohan ko dito. Pinilit ko pa rin umiti ng maluwag, sabay dalidaling tumayo at naglakad palapit sa pintuan. Naramdaman ko siya sa likod ko pero hindi na ako nagabalang lumingon. Osang! Mahinang tawag pa niya sa akin ang bubukas ng elevator. Agad akong pumasok at pinindot ang ground floor. Masakit na talaga eh. Thank you ulit. Saglit nang mawang ang mga labi niya pero mali lang din yung tinikom. At kasabay ng pagsasara ng elevator ang pagbuhos ng luhang kanina ko pang pinipigilan. At ngayon ko higit na nauunawaan ang damdamin ko. Hindi ito simpleng pagkagusto lang. In love ako kay Lance. In love ako sa taong kinamumuhian ko sa mahabang panahon. Sa totoo lang nawala na ako ng ganang pumunta sa Monte Falcon Building. Naisip kong kaimposiblihan na talagang mapalapit ng gusto kay Lance. Masyado ako nag-usyom na gusto niya ako. Yun pala gusto niya manatili magkaibigan kami sa kabila ng kakaibang closeness na meron kaming dalawa. Ako ang nahulog sa sarili kong patibong. Sa huli ako lang din na masasaktan. Ako lang din. Osang, saan ka pupunta? Halos makapit lang ako sa gulat na may magsalita sa likod ko. Si Harold pala. Uy Harold! Wala sa sariling bati ko sa kanya. Nasarap na ako ng Monte Falcon Building para magdala ng lunch. Tinuloy ko pa rin ang pagtatrabaho at umaasa sa konting pagkakataon na mapalapit kay Lance. At hindi ko kayang, kaimposible na talagang mapalapit ng gusto kay Lance. Masyado ako nag-assume na gusto niya ako. Yun pala, gusto niya lang manatili maging kaibigan kami sa kabila ng kakaibang closest na meron kaming dalawa. Oh, nakalimutan ko. Nagde-deliver ka nga pala ng lunch. Nagkamot pa siya ng ulo at agad kinuha ang bitbit kong basket. Naku Harold, hindi na. Kaya ko na to. Pilit ko pang inaaga ang basket pero iniiwas lang niya. Tutulungan na kita. Tapos naman ang lalakad ko. Samahan na kita. Pero baka hindi ka lang papasukin. Sumimangot ako pero ngiti ang isinukli niya. Sabihin mo, boyfriend na ako. Tapos ang usapan, Osang. Natatawang suwestiyon pa niya at kahit pabiro iyon ay hindi pa rin ako komportable. Tigilan mo nga ako, Harold. Puro kakalukuhan. Inirapan ko siya at nagsimula na nga ako maglakad. Sinabayan niya ako at alam kong hindi rin naman siya papipigil. See? Hindi mo na naman ako matatanggihan. Kumindat pa siya at napabuntong hininga naman ako. Wala ka pa rin pinagbago. So, pwede na kitang ligawan ngayon? Natulala ako sa tanong. Wala rin siyang inaksiyang panahon. Idinadaan yata ako sa bilis ng kuyumad na to. Ay nako, Harold. Ewan ko sa'yo? Umirap ako at ngumitin naman siya sa kanyang kalokohan. Nakapasok na kami sa Monte Falcon Building ng walang kahirap-hirap. Bit-bit pa rin ni Harold ng basket ko habang abala rin siya sa pagmamasid sa paligid. Wow, Osang! Asensado! May kasama ka ng bodyguard ngayon, ha? Nakangiting bungad pa ni Miss Lian habang maingat na pinapasadahan ng tingin si Harold na tila nahihiya namang ngumiti. Ganun talaga, Miss Lian. Level up kumbaga. Kumindot ako at agad naman siyang tumawa. Si Harold nga po pala, dating kapitbahay ko po. Dating kapitbahay? Eh ngayon?
Pilya pang umiti si Miss Lian at alam ko na ang ibig sabihin niyang ipahiwatig. Soon to be boyfriend po. Maagap na sagot pa ni Harold. Halos mapaigtad ako na marinig ang boses na iyon sa aming likuran. Pero tila rin ako sinaksak ng punyal sa dibdib dahil may kasamang magandang babae si Lance na nakakapit pa sa kanyang braso. Nakatitig din sa akin yung babae na parabang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Walang dutang maganda siya at mukhang mayaman. Parang game over na yata ito. Is that true, Osang? Seryosong tanong pa niya at mapaklo lang akong umiti. Ay, Sir Lance. Good morning po. Manliligaw pa lang, Sir. Si Harold na tipid ng umiti sa may mapaglarong kumindat sa akin. Oh, tumangutang ko si Lance sa para mong wala lang iyon. Good for you, Osang. Hindi ako kumibo at sa halip ay sinig ko na lamang si Harold na natatawa pang umuso sa akin. Sanay ding magpa-cute. But in fairness, bagay kay ni Harold. Tukso pa ni Miss Nia na naoy makalhogang pang nakangitian kay Lance na tipid din namang umiti. Wala lang siguro talaga sa kanyang halikang naganap sa pagitan namin nung nakaraan. Wala ako sa sariling kinagat ang aking labi at pirita sinantabi ang kurot sa aking dibdib. Bagay na bagay po talaga kami ni Osang. Ngiti-ngiti pang sabi ni Harold at pinikitan pa ako ng ilang beses. Umubo si Lance at noon na lang ulit ako napatingin sa kanya. Iiwan muna namin kayo. Formal pang paalam nila sabay talikod. Mahigpit pa rin nakakapit sa braso niya yung sexy na babae. Nakakaselos? Pero alam ko rin na wala akong karapatan magselos. Tell me, Osang, nakamove on ka na ba kay Sir Lance? Bulong na tanong pa ni Miss Lian habang tila may panguuyam ang mga mata nito. Hindi ba pwedeng mag-move on? Mapait ko pang balik tanong at halakak ang sinagot niya sa akin. Tama ka, move on na. Ilang days na rin ka sa kasama ni Sir Lance yan. Hindi lang namin alam if girlfriend yan kasi mukhang dinadala si Sir sa suite sa top floor. Ah! Nagunwari akong okay lang. Kahit ng totoo ay parang gusto ko ng kapusin ng hininga. Masyado mabigat sa pakiramdam. Bakit kailangan mag-move on? Inosenteng tanong pa ni Harold at halinihan kaming tanginan ni Miss Lian. Nagtatanong lang, ang sungit naman. Nakangusong sabi pa niya at umiling-iling ang ulo. Nangumiti si Miss Lian. Pero gwapo naman tong boylet mo. Pahabol pa nito sabay abot ng bayan at maling pinasadahan ang tingin si Harold. In fairness, nalunokso pang himig nito bago humakbang palayo. Sinundan ko rin ang tingin si Lance na o'y papasok na sa opisina kasama yung babae. Nagtama ang tingin naming dalawa, pero nauna rin siyang mag-iwas. Mapakla akong umiti at kinimkim ang sakit sa dibdib ko. Sa larong ginawa ko, mukhang ako pa rin ang talo. Humugot ako na isang malalim na buntong hininga at pinigilan ng luhang ibig lumanda sa aking mga mata. Heist, Osang, kasakasama ka pa rin si Harold hanggang makauwi kami sa apartment ni Jareld. Naabutan namin siya naglalaban ng buhok at tumatagak na kampawis. Aba, aba, seryoso na ba yan, Harold? Nakakalokong umiti si Jared at tatangutan ko namang sumagot si Harold. Hindi ko napakakawalan to. Hindi ko tatantanan hanggat hindi ako sinasagot. Maagap na sagot naman ito sabay kumindat sa akin. Alam kong seryoso siya sa sinabi niyang iyon. Naupo ako sa bakanting monoblock dahil parang walang lakas sa mga tuhod ko. Weh, di nga. Umirap si Jared at muling tinuon ang atensyon sa buhok na hawak niya. May mission pa si Osang. After a year, balikan mo siya. Tila wala sa sariling sabi nito. Kulang na lamang ay mabato ko siya kung anong pwede kong madampot. Mission? Kumunot ang noon ni Harold at tila noon lang natauhan ng bakla. Magpayaman, adik. Maagap ang sagot naman ni Jared at sinamaan ko lang siya ng tingin. Alam mo, Osang, sagutin mo lang ako at ako nang bahalang tumupad sa pangarap mong yan. Ngiti-ngiti pang sabi ni Harold at malakas namang nagpahagalpak ng tawa si Osang. O diba, galing na rin bumalat to sa Harold. May talent na. Nakakalokong sabi pa nito at tatawa rin naman si Harold. Lance POV. It's been hell of a week. Sobrang toxic na naman sa work at damagdag panaramdaman ko para kay Osang. I was trying to divert my attention to other women because I would never want to hurt an innocent woman like her. But fuck, I just could not seem to get her out of my system. Why her lips were so addicting? Nang makita ko siyang kasama ulit yung lalaking nakita ko noon sa birthday ni Mayor, I had to admit that I get a little jealous. Akala ko kasi ako lang talagang special sa paningin niya. But maybe I was wrong. Hindi lang talaga ako sanay na may tinitingnan siyang iba. Aba, Osang, ang dalas mo namang may bodyguard ngayon. Nalulukso pang sabi ni Isabel ng HR. Kasalukuyan silang kumukuha ng ulam kay Osang.
Malapit lang ako sa kinalalaga nila, pero nakakabli ako kaya di nila ako nakikita. Ang kulit kasi nitong si Harold. Nangingiting sabi pa ni Osang at tinapunan ng ngiti ang kanyang kaibigan. Hopefully. Bawal sa magandang katulad mo, Osang ang nag-iisa. Malambing pang sabi ni Harold and I almost rolled my eyes. Hala, hala, paano si ano, Osang? Si Pia, na nakigulo na rin sa mga tindang ulam. My girlfriend na eh, talo na. Ngumuso pa siya at di kumatansya kung nalulungkot pa talaga siya. Sino yan, Osang? Hindi ko yata alam yun. Sita pa ni Harold. Jealousy was all over his face. Wala. Maaga pang sagot ni Osang sabay irap. Wala pala ha? Excuse me, is Lance around? Shit, si Kylie. Miss Kylie, good morning po. Si Pia na bahagya pa napalingon sa gawin ng opisina ko. May appointment po ba kayo sa kanya ngayon? Do you think I need an appointment? Medyo matarip pang sagot ni Kylie habang nakataas ang kilay. Kakaiba talaga ang babaeng to. Dahil kapag ako ang kaharap, akala mo mabait na tupa. Bilin po kasi ni Sir Lance. Alanganin pang sagot ni Pia kaya tumabas na rin ako sa pinagkukublihan ko at taglakad patungo sa kanila. There you are! Nakangiting salubong pa ni Kyle at walang pasubaling hinalikan ako sa mga labi. My God! I miss you! Hinapos ito ang aking pisngi at agad na nahanap ng mga mata ko si Osang na natulala sa amin. What are you doing here? Kaswal na tanong ko at bahagyang kumala sa hawak nito. I just had a date with her once, pero binabakura na ako hindi pa man. Lunch naman tayo together. Malambing pang imbita nito. I can't, I'm busy. Pasimple kong sanilapan si Osang na nakatitig pala sa akin, pero agad din siya nagbaba ng tingin. Kahit sandali lang, ayaw mo ba? Tila nagtatampo pang himig nito at napabuga lang ako ng hangin. Nakamata sa akin ng mga empleyado, kaya't wala ako nagawa kundi ang hilahin siya papasok ng opisina. Hindi ko na nakita pa reaksyon ni Osang, but a part of me was worried. Pasimple iniisip niyang girlfriend ko si Kylie, which was my sole purpose of showing off. But what if she decided to just let me go? Would I be really okay with it? But I missed her. Lance, make up your mind. Pagpasok namin ni Kylie sa opisina, agad niyang pinulupot ang kanyang mga kamay sa aking leeg at mariin akong hinalikan. There was no one like Osang. Hey! Bahagya ko siyang tinulak at gumuhit ang pagkadismaya sa kanyang mukha. I am not in the mood. You should go home now. Banayad na pagtataboy ko pa. Oh, come on. Irita pang maktol nito. We just made out in your car the other day. I can give you a head if you want, Lance. Bumuntong hininga ako at bahagyang umiling. I could not recall the feeling of pleasure or desire while making out with her. I actually felt disgusted. I am not really in the mood for anything, Kylie. Can you please leave? Kumunot ako at inis naman itong tumingin sa akin. You are stressed, Lance. I can do something about that. You are not my girlfriend, Kylie. I think I made myself clear. Iritado kong sabi na nagpasimangot naman sa kanyang mukha. May mali ba ako nagawa, Lance? Tell me so I could work on it. No, just leave me alone and don't come back here anymore. Pakiusap ko pa habang pilit na nagtitimpi. Ito na bang rason kung bakit namawalan din ako ng gana sa ibang babae? Sir Lance, sabay pa kaming napalingon sa may pintuan at mula roon na kasilip si Osang na tipid na nakangiti. Osang! Banayad kong itinulak si Kyle na mas lalong sumimangot. Ipinabibigay po ni Nana Claring. Kakanin po, ginawa raw po niya kanina lang. Tinaas pa niyang malit na bilaon na nababalutan ng foil. Please? Tinuro ko ang aking table at alanganin naman siyang pumasok. Bahagya pa niyang tinapunan ng tingin si Kylie, labas namang nakatitig din sa kanya. Sige po, mauna na po ako. Paalam pa niya, pero agad ko rin naman siyang pinigilan. Osang? Bumalik siya sa akin at bahagyang kumunot noo. Sir? Never mind. Umiling ako at di ko rin malaman ang sasabihin. Kailan pa ako natamimay sa babae? Sige po. Mapaklasi ang umiti bago ulit maglakad palapit sa pintuan. Osang? Sir? Muli siyang lumingon and all I wanted to say was stay. Salamat sa kakanin. Pasabi kay Nana Claring. Opo. Tumango siya at nung natulog niya na mabas ang opisina. Sinundan ko siya ng tingin sa glass wall at tipid ng ngiti lang din ang iniwan. Osang's POV. Pag nakita ko kay Lance at dun sa babaeng kasama niya,
Parang may kung anong mabigat ang dumagan sa puso ko. Shit, Osang, tama bang umibig ka sa kaaway? Pinigilan ko ang sarili kong umiyak at ayoko rin maosisa ni Harold. Pero ang hirap pagkunwaring okay dahil masyado ko nang hihina. Tara na, Osang. Tulong pa ni Harold at sinenyas ang wala ng laman na basket. Tumango ako at di ko alam kung anong ekspresyon na namaba sa mukha ko. Osang, wait! Halos magbala ang puso ko sa pagkarinig ng boses na iyon at bumaling sa gawin nito. Nakasana din ang babaeng kasama niya sa opisina mas lalong dumilim ang ekspresyon ng mukha at masama rin ang titig sa akin. Sir? We need to talk. Maotoridad pang ani at ganyan lang ang gulat ko nang bigla niyang hilahin ang kamay ko. Osang? Nakakunot itong tagpa sa akin ni Harold na punong-puno ng pagtataka ang ekspresyon ng mukha. Mauna ka na, Harold. Magkita na lang tayo. Sabi ko pa habang halos kalad ka rin ako ni Lance. Patungo sa kakabukas pa ng elevator. Lance, where are we going? Iritang tawag pa ng babae na halos maglayab sa galit, pero parang hindi niya iyon pinansin. Pagkasakay ay agad niyang pinindot ang button pa akit sa top floor. Bakit, sir? Naiilang nalingon kong aking kamay na mahigpit na hawak pa rin niya, bago magangat ng tingin sa kanyang mukha. What are you doing to me, Osang? Papaklas niyang umiti sabay umiling-iling. Naparunok ako. Ano ba bang ginawa ko? Nagtatatangkot ko pa pero hindi siya kumibo. Tahimik kami nakatitig sa floor na inaakit ng elevator at nanatiling mahigpit pa rin ang hawak niya sa kamay ko. Nang marating namin ang top floor ay saglit siyang huminto sa scanner at tilapat ang pala niya roon. Agad naman ding tumunog iyon at hinila niya ako papasok doon. Sir, ano bang problema? Hindi ko pa rin napigil na magtanong pero ganun na lamang din ang gulat ko na bigla niya akong isandal sa pader. Tinukod niya ang kanyang dalawang braso sa paper. Dahilan para makulong ako at halos magdikit ang aming mukha. Inigting din niya ang kanyang paa at halos magliyam ang mga mata sa pagtitig sa akin. Hindi ko maintindihan ang ibig niya ipahwating sa pagkakataong yun. Sir? What is it about you, Osang? I don't understand. Tila desperado pa niyang sabi at sa halip na lumayo, sinundig ang kanyang ulo sa aking balikat. May problema ka ba, sir? Lakas na ubko pang tanong na kahit halos marinig ko na ang kalabog ng sarili kong puso. You are the problem, Osang. Halos mabalong pang sagot niya at nanatili nakasandig ang kanyang ulo sa aking balikat. Nagsaselos po ba yung babaeng kasama ninyo? Sa akin? Gusto niyo po ba na dumistansya po ako? Hindi ko maiwasang malungkot sa tanong kong iyon. Mukhang ang talo na ako. Pero sa halip na sumagot, parang narinig ko lang ang manipis sa tawa niya. I don't give a damn about that woman, Osang. Hindi kita maintindihan. Marahan akong umiling at iniwasan ang kanyang titig na tila lumulusaw sa mga tuhod ko. Pinagpalit mo na ba ako sa Harold na yun, Osang? Tumikim siya. Muli kong sinalubong ang kanyang mga mata na muli na namang nagbaga. My girlfriend ka na nga, hindi ba? Ngumisi siya at muling umiling. She is not my girlfriend. Seryosong sagot pa niya. You are my girlfriend, remember? Nagtaas siya ng kilay at mapaklang umiti. Kapag wala si Patty, yumuko ako at alam ko namang nagkukunwari lang ang role ko. Ako ang girlfriend sa tuwing makakaharap ang Patty na yun. Hindi ba? Hindi ko nagawang ituloy ang sasabihin ko nang dumampi ang mga labi niya sa akin. Marahan akong hinalikan. Buong ingat. Halos manigas ang buo kong katawan. Wala ako sa sariling napapikit sa sobrang nakakalasing na dampi ng kanyang mga labi. Mabagal at halos walang diin. Pakiramdam ko'y lumulutang ang mga paa ko sa sahig. Lumipat ang mga kamay niya sa aking mukha at bahagya pang pinilig ang kanyang ulo upang palalimin ang paghalik sa akin. Binukan niya ang aking mga labi at tumaplos ang kanyang dila sa bibig ko. Mahigpit ako napakapit sa kanyang braso dahil pakiramdam ko matutumba ako sa sobrang sarap niyang humalik. Kiss me, Osang. Kiss me. May pagsusumamo ang kanyang boses bago kumaling hinalikan. God, I need to stop. Humihingal pa siyang humiwalay sa akin at sinandig ang kanyang noo sa aking noo. Nanatiling nakatitig siya sa mga labi ko habang mariin niyang kagat ang kanya. Hindi ko alam kung ano bang sumanib sa katawan ko at ako na mismong humalik sa kanya. Osang, shit! Pigil pang usal niya at nanatiling limitado pa rin ang kanyang paggalaw. Ramdam ko ang matiling pagkontrol niyang hawakan ako. Osang! Sa bandang huli nakakuha siya ng lakas sa tumigil at mariin kinagat ang kanyang labi. Hindi ko rin maikakaila ang lakas ng tibok ng puso ko at alam kong naririnig niya ang kalabog na iyon. Lutang akong tumitig sa kanya at kahit gusto kong magtanong, wala akong lakas.
Hinapos niya ang aking pisngi sabay matamis ng umiti. Ginawaran niya ako ng halik sa noo sabay kabig sa akin para yakapin ako ng mahigpit. Wala siyang sinasabi pero sapat na ang init ng kanyang yakap para maunawaan kong ibig niyang ipahatid sa akin. Gusto niya rin ako at ibig kong magdiwang sa isipin yun. I will see you tonight, Osang. Bulong pa niya at wala ako sa sariling tumango. Pupuntahan kita. Akong pupunta sa iyo, hmm? Mataman niya akong tinitigan at pahagyapang pinisil ang aking pisngi. I need to go back to work. Tumango lang ulit ako at para nakalimutan ko na rin ang pagsasalita. Come on! Hinila niya ulit ako papalabas. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, muli niya akong hinapit sa bewang at hinalikan na naman ako. Napangiti na lamang ako sa kanyang mga labi at napakapit sa kanyang leeg. Believe me, it is hard to stop, Osang. Natatawang ani niya. Sige na, magtrabaho ka na. Terapik ko siya sa pisngi at manipis ng siyang natawa. Noon na niya ako binitawan at salip, pinagsalikop na lamang aming mga daliri. Lumukso ang puso ko sa kanyang ginawa. Parang ayaw ko na rin lumabas pa. Napabuga pa siya ng hangin ng isarang pintuan at kagat labing dinungaw ako. I think I kissed you too hard. Natatawang ani niya at dinaanan ng daliri ang aking labi. Medyo manhid ang pakiramdam ko roon, pero nagwawala naman ang puso ko. Hindi ko napigil ang magikik sa sobrang kaligayahan. Natatawang pinaghalikan pa niya ako sa mukha at sa mga labi. Wala siyang sinasabi pero ang daming sinisigaw ng kanyang mga mata. Basta't ang alam ko, masaya siya at ganun din naman ako. Pero agad din naman siyang huminto at sinuklay ng mga daliri ang aking buhok na marahil ay nagulo sa kanyang pagkakahawak. Nang magbukas ang elevator sa kanyang floor, sinayasanan niya ako manatili roon. I will see you later, okay? Tumango ako at mariing kinagat ang aking labi. Mas manaig na kaya kay Osang ang pag-ibig kaysa pagkuha ng katarungan para sa kanyang ama? Pagmamahal kaya ang nararamdaman ni Lance para sa dalaga? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po!